At dahil nga sa epekto ng labis na init ng panahon, tatlong agricultural crops na sa Zamboanga City ang bumabang produksyon ngayong Abril. Narito ang report ni Afren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Naikot na ng mamimili na si Jenita Intal ang Santa Cruz Market sa Zamboanga City sa paghahanap nito ng gulay na pechay. Pero bigo ito makabili dahil naubos na ang supply nito. Yan yung mga tomates, tanglad, okra, para bende, kalabasa. So el pechay? El pechay, aray, tabos ka nuway. Ayon sa mga nagtitinda ng gulay, limitado raw ang supply ng pechay sa mga pamilihan. The last month lang. Mga 35 lang tabi hindi. 70 ka na yung mga to. Kasi ang sinalang to presyo. Ayon sa Office of the City Agriculturist, bumaba ang produksyon ng pechay kabilang na ang okra at kamatis sa Zamboanga City dahil sa matinding init ng panahon. Bunsod ito ng kakulangan ng supply ng tubig na pandilig ng mga tanim na gulay. Sa datos ng OCA, mula March 31 hanggang April 6 ngayong taon, umabot sa 32.6 metric tons ang produksyon ng pechay. Pero nitong April 14 to April 20, bumaba ito sa 7.6 metric tons na lang ang produksyon. However, for the other crops naman, there was really an increase in production. However, if this long dry spell will still continue to be as is, we will be surely affected in terms of production of our, especially our vegetables. Ang pagbaba ng produksyon ng mga nasabing agricultural crops ay tututukan ng OCA. May nakalaan na daw na budget ang LGU para sa pagtatanim ng mga high-value crop. City Mayor gave us 4.5 million as a budget for the preparation in the upcoming El Nino, should there be El Nino. So we already included in our procurement okra, mung bean, peanut, and even string beans because these crops are really very, very resistant to even long droughts. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak, nagbabalita para sa GMA Integrated News.